Kamusta kayong lahat? Welcome sa ating programa na Good Vibes News PH. At kung ngayon lang tayo nakita, ako nga pala si Joseph at samahan niyo akong pag-usapan natin ang mga naganap sa ating bansa. Umpisahan na po natin! At kung bago ka lang sa aking channel, iniimbitahan kitang mag-subscribe, mag-like, mag-comment at mag-share na rin. At sa ulo ng mga balita, Land Bank now permits students to borrow 150,000 educational loan. So good news po yan para sa ating mga mag-aaral at sila po ay pwede na pong makahiram ng pera sa Land Bank para po sa kanilang pag-aaral. Para po sa mga informasyon tungkol po sa pagloloan sa Land Bank, bumisita lang po kayo sa website nila at hingin ang mga requirements. Usapang palitan po tayo ng piso sa iba't ibang currency sa buong mundo. So ito po yung top 10. Okay? Ang isang US dollar po ay nagkakahalaga po na 48 pesos and 36 centavos. Ang euro po ay nagkakahalaga ng 57 pesos and 31 centavos. Ang isang British pound ay nagkakahalaga naman ng 62 pesos and 74 centavos. Indian rupee, yan po ay nagkakahalaga ng 65 centavos. Australian dollar, 35 pesos and 43 centavos. Canadian dollar, 36 pesos and 69 centavos. Singapore dollar, 35 pesos and 61 centavos. Swiss franc, 53 pesos and 29 centavos. Malaysian ringgit, 11 pesos and 71 centavos. And Japanese yen ay nagkakahalaga po ng 46 centavos. Ito pong Philippine peso exchange rate stable ay mahalagang malaman po natin kung tayo po ay nagtitrade ng dolyar po sa peso. So kapag mura po ang dolyar, ay bumili po tayo, ipunin po natin, at kung marami na po tayong naipon at medyo mataas na po ang halaga ng dolyar, pwede na po nating ibenta. So nag-capital appreciation na po ang ating hawak na salapi. So maganda rin pong paraan ito para po tayo ay kumita ng pera. Usapang stock market po tayo. So natapos po ang trading kanina mga bandang alas 2 ng hapon. At ito po yung iba't ibang prices nung natapos na po yung trading kanina po sa Philippine Stock Exchange. Kapag kulay pula po ang presyo ng isang company, ibig sabihin po niyan ay bumaba po yung price niya. Kapag naman po kulay green, ibig sabihin po tumaas. At kung color air orange po, yan naman po ay walang nagbago. Kung kulay orange naman po yung price po ng isang stock, ibig sabihin po niyan ay hindi po nagbago ang kanyang presyo. Umpisahan po natin, Ali or Ayala Land Incorporated, ang price po niya ay 31 pesos and 45 centavos. AP or Aboitiz Power, ang price po niya ay 36 pesos and 35 centavos. Bumaba po. ERIT, 25 pesos and 70 centavos. BDO or Banco de Oro, 88 pesos. Bumaba po. Dito, 3 pesos and 61 centavos. Bumaba. DMC, 4 pesos and 12 centavos. Tumaas po. Globe Telecom, 2,062 pesos. Bumaba po ang kanyang price. GMA7, 5 pesos and 8 centavos. Bumaba po. Jollibee Foods Corporation or JFC, ang price po niya ay 133 pesos and 30 centavos. Bumaba po ang JFC. Downtrend po ang price niya. Meralco, 269 pesos and 80 centavos. Nickel Asia, 3 pesos and 13 centavos. Tumaas po ang price ng Nickel Asia. Euro Gold, 47 pesos and 70 centavos. Bumaba po. SCC, 9 pesos and 85 centavos. Bumaba. SMPH, 28 pesos and 50 centavos. Hindi po gumalaw ang price. SPC, 9 pesos and 17 centavos. Hindi rin po tumaas ang price. PLDT or TEL, 1,395 pesos. Bumaba po. UBP, 54 pesos and 5 centavos. Bumaba.
and then URC ay 137 pesos. Bumaba rin po. So ito po yung current prices po ng mga stock sa aking portfolio. At ang stock market po ay isa pong magandang investment, lalo na po kapag matagal po tayong nag-i-invest at nag-iipon ng pera at bumibili ng share. Dalawa po ang paraan para po kumita sa stock market. Ito po yung capital appreciation and then through dividends. So ito po ay magandang paraan para tayo po ay kumita para po sa ating retirement. Isang reminder lang po, may nakita po akong infographics about po investing in stocks. Dati, ang sabi po dito sa infographics, dati, akala niya sa stock ay buy low, sell high. Ganun lang kasimple. Ay, totoo naman po yan. Pero nung nagtagal-tagal, ay napakarami pong dapat i-consider pala. Okay, pagdating sa stock market. Isa po dyan ay yung pagmamonitor or time to monitor. So, lagi po dapat tayo nagmamonitor or nagbabantay para lagi po tayong updated. And then, accepting risk. Kapag po tayo ay nag-invest sa stock market, meron pa rin pong risk yan kahit papano. So, dapat maunawaan lang po natin yung mga risk. Dapat po ay nagre-research tayo. Dapat po ay nagkaaral tayo. Lalo po, pagdating sa kanilang mga graphs, para po tayo ay yung technicals natin ay maging solid at hindi po tayo kabado kung sakaling bumababa po ang price ng isang company. Para sa susunod po nating topic, ang sabi po dito, ito po ay galing sa Rappler, ang sabi po ay distance learning is perfect time to teach students honesty, says DepEd. So, for DepEd, distance learning is the perfect time to teach honesty among students as they will be left with their parents or anyone who will guide their learning at home. So, sa pamamagitan po daw ng pag-aaral ngayon ng online distancing, mas lalo pong napapaganda or perfect timing po ang pagtuturo at ito po ay nakakapag-develop po ng honesty o katapatan sa mga estudyante po natin. According po kay Secretary Harry Roque, ito po ay galing po ng SMNI. Sabi po, Secretary Roque nagbigay ng 85% na grado sa COVID-19 response ng pamahalaan at itinuturing na best testing policy in Asia. Opo, nabanggit po yan ng ating Secretary Roque na maganda po ang ating sistema pagdating po sa ating testing sa COVID-19. According din po sa Malacanang, ang sabi po ay meron pong National Action Plan versus COVID. Merong komprehensibong programa ang Duterte Administration sa pagbuksa ng COVID-19. So, Duterte Administration crafted the first phase of the National Action Plan or NAP against COVID-19 to address the health crisis. It is a comprehensive plan which aims to curb the spread of the COVID-19 virus in the country through DITR or detect, isolate, treat, and reintegrate. Okay, so na-appreciate naman po natin ang policy po ng gobyerno that prevention is better than cure. Pero sana magkaroon na rin po ng gamot sa COVID-19. According po sa UNTV, ang mga provincial bus ay nagbabalik. So malapit na pong pumalik ang mga bus. Ang biyaheng papuntang Maynila, okay, may biyahe po sa kanilang iba't ibang probinsya. So abangan po natin yan kung kailan po makakabiyahe ang mga provincial bus. According pa rin po sa UNTV, okay, magkakaroon po daw ng National Broadband Project. So, napakaganda po niyan, ano? So, ang buong Pilipinas po ay magkakaroon na po ng mas mabilis na internet connection. So, I believe noong po mga nakalipas na panahon, meron din pong same na project ang
nakalipas na gobyerno ni Madam Gloria Arroyo. Ang tawag po diyan ay ZTE Broadband Project. Naon siya mila po yan dahil po sa mga usapang kickback. Pero sana po, kung naisagawa lang po yan noon, ay mabilis na sana ang internet natin ngayon. Okay, so expect po natin na matuloy na po ang National Broadband Deal para po ay maayos na po ang ating internet connection sa buong bansa. Next po, pag-usapan po natin ang statement ng ating Senate President na si Vicente Soto III. Ito po ay galing sa Philippine Star. You want to be a doctor? In this bill, as long as you're qualified, you can study to be one because the government will shoulder your education. We have too many lawyers, but sorely lacking in doctors. So kulang daw po ang mga doktor dito sa ating bansa. So ipopromote po sa pamamagitan po ng pagpapaaral sa mga estudyante na pwedeng maging doktor para po dumami po ang ating manggagamot dito sa Pilipinas. Oh, magandang batas po yan kapag yan po ay naisagawa. Okay, salamat po, Senate President Vicente Soto III. May nakita rin po ako sa Facebook. Ito po ay galing sa DSWD. So hiring daw po sila. So nangangailangan po sila ng senior bookkeeper na may monthly salary na 18,000 pesos and 784. Admin assistant, meron pong 16,458 pesos na salary. And then ang clerk po ay 13,807. So malapit na po ang applyan po sa gobyerno. Okay, pwede na pong mag-apply. Bumisita lang po sa website. Alam ko po ay meron pong hiring yan. Lahat po ng agency ng government. Siyempre, ang number one requirement yan ay dapat meron kayong civil service. Okay, dalawa po yan, professional or sub-pro, dapat po ay meron po kayong civil service para po kayo ay makapasok sa government agency. Ito naman po ay galing po sa Quezon City. Ang sabi po ay DSWD to tap new facility for SAP payout in Quezon City. So this coming October, the Department of Social Welfare and Development DSWD will tap a new payout facility to hasten the distribution of the second tranche of the Social Amelioration Program or SAP to Quezon City residents. So mas magiging madali at maayos po ang pagpapalabas po ng salapi sa SAP gawa po ng magkakaroon po ng new facility, okay, sa payout ng SAP. Salamat po Mayor Joy Belmonte sa isang magandang initiative. Sa susunod po nating balita, ito po ay galing ng GMA News 7. Okay? May isa po daw magnanakaw na huli matapos maiwan ang kanyang tsinelas sa bahay ng kanyang biktima. Ayun o, naging ebidensya yung tsinelas. Wala man daw nakuha ang isang magnanakaw sa isang bahay sa General Santos City, sa Jensen pala ito. Nahuli pa ito rinito ng mga otoridad nang maiwan ang kanyang tsinela sa pinangyarihan ng krimen. So, sinuot po, no? Parang Cinderella ito. Naiwan yung kanyang tsinelas. Okay, naging ebidensya po laban sa kanya. Okay, meron pong reminder ang local government ng San Mateo Rizal. Ang sabi po dito ay may banta pa rin ng COVID-19. Huwag maging kampante. Magsuot ng mask at face shield. Tama po yan, ano? Lalo na po sa mga pampublikong lugar at sa transportasyon. Magsuot po tayo ng face shield at ng mask. Okay, balitang NBA po tayo. So, nanalo po kanina ang Denver Nuggets sa score na 104-89. So, si Nikola Jokic ay yung score ng 16 points, 22 rebounds, and 13 assists. Double-double po. So, ito po ay isang matinding upset. So, sila na po ang haharap sa Los Angeles Lakers. Okay? Ang Denver Nuggets. Nakompleto na po yung standing po. Okay? Para po sa Western Conference Finals and Eastern Conference Finals. So, Lakers versus Nuggets.
and then Miami Heat versus Boston Celtics. Kanina po ay naglaban din po ang Boston Celtics at Miami Heat. Okay, ang nanalo po dyan ay ang Miami Heat. Okay, sa score ng 117 and 114. Overtime din po yan. Napakadikit po ng laban na yan. Napakaganda po ng series. Grabe po yung block ni Bam Adebayo laban kay Jason Tatum. Grabe po yung defensive play ni Bam Adebayo. Next po natin, ito po ay reminder ni Kuya Will. Sabi po ni Kuya Will, tungkol po sa pagbabayad ng utang. Ang utang ay utang, kaya dapat mong bayaran. Lahat tayo may mga pangangailangan, kaya irespeto mo yung taong tumulong sa iyo nung ikaw ay nangangailangan. Tama po yan, ano? So, kung tayo po ay nanghiram ng pera sa ating kaibigan or katrabaho, magbayad po tayo. Kahit po pa konti-konti, malaking bagay po yun. May nakita po ulit akong picture sa Facebook. Ang sabi po dito, maging matatag ka, sasahod ka na. O, malapit na po ang sweldo, no? Okay. Ang government agency po, ang sweldo po pala ay tuwing third week po. Okay. It's either 21, 22, or 23. Ang sweldo po ng government employee. So, isang beses po yun sa isang buwan. Sa mga private po na companies, twice po kadalasan ang sweldo. Katapusan, quincenas katapusan. May nakita po ulit ako na infographic sa Facebook. Yung magnani po na cartoon ay nagsumbong po kay Idol Rafi. Okay, so ang sabi, mag-ina, inireklamo ang pagkalat ng photo nila na ginagawang katatawanan sa social media. Sumbong na kay Idol. Okay, sunod naman po, yung grupo ng mga aso, no? So, ang sabi ng isa, mga tol, saan ba tayo pupunta? Sabi ng isa, yung leader, tatawal tayo dun, malapit sa teacher na nag-voice record sa video lesson. Pag tumahol ako, tumahol din kayo. Ah, lakasan natin. Totoo po yan, no? Kapag kayo po ay nagre-recording, doon naman po mag-iingay ang ating mga alagang aso. Oras po pala natin ay 11:11 PM na. Wednesday, September 16, 2020. Pang week 38 po. Sa London po, ang oras ay 16:11 PM. Sa Paris, France ay 7:11 PM. Moscow, Russia ay 18:11 PM. Beijing, China, 23:11 PM. And then Tokyo, Japan ay 12 AM na. Okay. So maraming salamat po sa panonood sa ating programa na Good Vibes News PH. Nais ko palang magpasalamat at meron na tayong 729,000 729 subscriber po dito po sa ating channel, at pataas na pataas po ang ating watch hours at ang ating mga subscribers. Kung kayo po ay hindi pa nakakapag-subscribe, ay iniimbitahan ko po na mag-subscribe na po kayo at pindutin din po yung bell sa gilid, yung bell icon, para kayo po ay well informed kung ako ay maglalabas ng mga bagong video. So maraming salamat po. Ipagpatuloy niyo lang po ang pagtangkilik sa ating programa. Hanggang sa muli. Paalam. Bukas po, episode 9.